talagang hindi mangiiwan, ang tao mangiiwan. Totoo yun. Let us talk and grow. Welcome to PG Love. Hello mga ka-PGers, ayan, kumusta po kayong lahat? Ngayong araw na to, i-share ko sa inyo ang vlog na isa sa topic na maganda. So, ngayon, ikaw ba ka-pictures? Takot ka ba na mag-isa? Takot ka ba na halimbawa, takot ka sa pumunta doon na mag-isa? Halimbawa, kung ikaw ay first timer lang na mag-abroad, ano nararamdaman mo na natatakot ka, no? Baka anong mangyari sa'yo or baka maligaw ka, yun ang mga naiisip mo agad, no? Hindi mo alam kung paano. Pero sa vlog na to, sa topic na to, gusto kong i-share sa inyo na hindi ka naman nag-iisa. Oo, solo kang pumunta doon, pero ang magagarantiya ko sa'yo is ang Lord kasama ka. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Saan ka man pumunta, hindi ka dapat mangamba, matakot, na hindi mo alam kung paano gagawin. Kaya nga, ang Holy Spirit naka-ready na ikaw ay tulungan, na tayo ay tulungan, kung hihingi ka din sa Kanya ng tulong. So, yun yung mga ka-pictures, ano. So, madaming pangako ang Panginoon sa Bible na talaga namang kahit yata araw-araw mo siyang mabasa, may fresh revelation sa'yo. Sa akin din. Sa akin personal na experience. Yung hindi ka nag-iisa, madaming kasing verse na pwede nun eh. Yung kagaya ng, if God is for us, who can be against us? Ayan. And one of my favorite din yung verse na yun, na kung ang Panginoon ay sa akin, ano magagawa ng tao, di ba? O kagaya niya, kung ako ay pupunta sa ibang bansa, or meron akong gustong salihan, or meron akong gustong puntahan, tapos, o kaya ay atenda ng isang okasyon, tapos naiisip ko, may mga tao na matataas na tao doon, matataas ang posisyon, ano naman ngayon, di ba? Wala ka na magagawing masama sa kanila, di ba? Pero, ayun nga, may isip mo din na, baka laitin ka lang or maliitin ka lang kasi ganito ka lang. So, huwag ka mag-alala kapatid, kasi God is with you. God will never leave you nor forsake you. Ang daming pangako ng Panginoon na kung yun ay talagang pangahawakan mo, paniniwalaan mo, di ba? Matutupad yun. And sa pagsubok naman, halimbawa, kagaya niyan, mga ka-pictures natin, madaming OFW. Pakiramdam mo, you're alone, malayo ka sa pamilya mo. Pero, ka-pictures, kapatid, huwag ka mag-alala na si Lord, lagi kang tinitingnan, lagi kang ginagabayan, sinusubaybayan, ano man yung ginagawa mo, ano man yung lungkot na nasa puso mo, God is there para ikaw ay i-comfort, and para mabigyan ka ng peace, para maibsan yung lungkot na nandiyan sa puso mo. Kasi nga, malayo ka sa pamilya mo, namimiss mo sila, and alimbawa, kagaya niya, kapag may nararamdaman kang sakit sa katawan, pakaramdam mo, wala mag-aalaga sa'yo, physically, parang pakaramdam mo wala, pero ang Lord gagamit ng tao para matulungan ka. Halimbawa, may katrabaho ka na nagki-care sa'yo, tutulong sa'yo. Yun, may ginagamit ang Lord na tao para maalagaan ka. Halimbawa naman, gusto mo sanang sa Pasko, gusto mo sanang lumabas, yung alam mo yun, yung makakain man lang sa labas, kaso parang naisip mo, magmumukmuk ka na lang sa bahay, tapos biglang tatawag ang friend mo or office mates mo, workmate mo na, tara, lumabas. Diba, para tayo ay magsaya naman, mawala yung lungkot. So,
think yun yung mga halimbawa na talagang ang Lord ay may ginagamit na tao para ikaw ay ma-comfort na maiisip mo na, oo nga, napakabuti talaga ng Panginoon na talagang gumagawa siya ng paraan para i-comfort ka, para pagalingin yung sugat ang mong puso, diba, yung pangungulila mo sa pamilya mo. May mga ganun na ang Lord talaga ay sobra yung pagkilos talaga. God is good all the time. All the time, God is good. And yun, kapijers, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Sa bawat pagsubok mo, huwag mong isipin na wala kang kakampi. Lahat ang iwan na sa'yo. Wala nakakaunawa sa'yo. Pero ang Lord, ang si Jesus, lagi kang tinutulungan and hindi siya ang talagang hindi mangiiwan. Ang tao mangiiwan. Totoo yun. Ang tao, maaari na sinasabi, pero galing lang sa nguso, hindi sa puso. Ang tao, pwede na, mangako na, oo, sige, dadamayan kita, tutulungan kita. Pero pag nandudo na, wala. Diba? Pero ang Lord hindi. Lagi kanyang tutulungan kahit lumayo ka sa kanya. Once na lumapit ka, na talagang kailangan mo siya. Though, kailangan naman talaga natin siya everyday. Kaso nga lang tayong tao, madalas kasi, sakalang natin siya nakalala kapag may problema, so sobrang bigat na. Tapos minsan, para pakaramdam naman natin, hindi tayo krapat-tapat sa kanya kasi sobrang ang dami na atin nagagawa. Pero mali yan, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon, uunawaan ka niya. Kasi ama natin siya eh. Sino ba namang ama, diba? Yung biological ama nga natin, diba? Father, kapag ka ang anak, nag-iisa, nalulungkot, nasasaktan, sobrang mag-care. How much more yung ama natin sa langit, diba? He is the He's our Father talaga. He's our great Father na siya yung makakaunawa at siya yung magsusustain ng lahat ng kakulangan mo. And God is doing great things every day. Ating Prince of Peace and Lord of Lords, King of, siya ang hari ng mga hari. Siya ang ama ng hari ng kapayapaan, 'di ba? And ano pa saan pa ating hahanapin sa kanya? Tapos kung talagang lagi tayong lalapit sa kanya, magpapakumbaba tayo. Kahit anong dami ng iyong problema, napakaramdam mo talaga, hindi mo na kaya, lagi na lang ako nag-iisa. No, huwag mong isipin 'yon kasi God is with you. God will never leave you nor forsake you. And God will give you more strength para malampasan yan. And God will give you rest. Diba? Ang sarap sa pakaramdam na kapag sobrang pagod na pagod ka na, parang ayaw mo na, sukong-suko ka na, parang laging ganito na lang ba? Tapos bigla mong maaalala yung pangako ng Lord na lumapit ka sa Kanya. And bibigyan kanya ng kapahingahan. And napaka-powerful na promise yun na talagang yung rest, may surrender mo sa kanya tapos mararamdaman mo talaga. So, ayun lang kapijers, mga kapatid, na huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. God is with you. God loves you so much. So, stay connected with Jesus Christ. God bless! Be strong and courageous. Thank you for watching!